Depende na lang ano ba yung message ko. Or kung may minus one, Karina. Jaira. Isa lang. Ay, send me out pa din. Sige, send me out. Go, guys. Send me out. I wanna be your hands and feet.
Yung dati pong tugtog-tugtog natin, hindi ko na alam. Basta yung dati. Sige nga, i-try natin. Ay, Ilocano pala. Ilocano, ate. Okay.
Sige ate, try natin para ano. Yeah.
sa ibang bansa. Umuupo po ako na isang jeep upang makapagsimba sa manawag. At the same time po, and good morning po, Kakabsat. Good morning, Coastlight Church. And welcome po sa ating service for today. And sa mga kasama po natin, mga kapatid po nating nanonood online, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating service for today. And let us thank the Lord, di ba, for this new day. Magkakadwa tayo manan to worship Him, to listen to His words. And before we start, dawatak ko mga kabsat nga, mapantayo. Iti personal nga pa nagkararagtayo. And let us pray for ourselves. Let us pray for ourselves nga idalan na tayo iti Apo. Diba? Kas dumag tayo manan iti sasao kon umawat lag iti sasao na. And let us pray for ourselves nga idalan na tayo iti Apo. Nga ikatan na dagiti amin nga distractions and or hindrances. Tapno mahantay nga maitid, iti pamadayaw tayo kung pamagyaman tayo iti Apo. And let us also thank the Lord for all the blessings and provisions nga intid na kada tayo throughout this week. Let us thank God for His faithfulness, for the provision, for all the blessings that we have received. Right now, yasidag tayo iti bagbagi tayo iti Apo. Personal tayo nga kararag. Personal tayo nga dumawat iti pamakawan, nagkurangan tayo iti napalabas nga Domingo. And also personal tayo nga pagyamanan, dagiti amin nga gapuanan na itibiyag tayo throughout this week. Let us all pray for ourselves.
dayday iti Apo Habsat. And before we start and proceed po sa ating opening prayer, I just want to leave a short encouragement kanda kayo Habsat, di ba? Right now, nowadays, di ba, uso na ngayon ang mga influencers, di ba, YouTubers, di ba? Sana maging reminder din sa atin na we should become influencers din in our own little ways. Sana maging reflection din sa atin sa everyday na pamumuhay natin. Nakikita ba ng mga tao sa paligid natin ang Panginoon, di ba? Nagiging ilaw ba tayo sa mga tao sa paligid natin, di ba? Sana maging reminder sa atin na agbalin tayo kung mga silaw, mga kanayon, iti sabaling at tao. Amen? Amen. Madaydayaw ti Apo Kabsat, katdawatak garod kini Brother Dante para iti opening prayer tayo. Mother, tayo amin kabsat, kas panang respeto iti Apo. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami, tinoy tayo agundaway, Apo Diyos, tingkam manin, Apo, agkikita, akas may sagkakabsat, at may ruknoy mikin ka itibi panagdaydayaw, Apo Diyos, agyaman kami, tawant itilapad, Apo Diyos, itibi agmi, tatnuat ng income, Apo Diyos, may tiri iti pamagdayaw, kin ka, Apo Diyos. Lord, bindisinam, tinoy tuwing aldaw, tibayat iti panagdaydayaw, mi Apo Diyos, tinglin na kami, bindisinan na kami, kastama titing kampanag dingek dagiti sa asaom, isagana na kami, Apo Diyos. Tulungan mo't Apo, dagiti kakabsat mi, ngagandat mo't Apo nga umay, talusami ti dalanda Apo, ngagturong ditoy, tatnod na nga may tida mo't Apo, iti mamadayaw kin ka. Lord, bindisyonam nga rin iti bawat maysa, iti bawat tagtatder ti sangwanam, sika iti pangitalkan mi, sika iti mang bindisyon, mang tarabay tunggal maysa kada kami. Apo Diyos, dagiti aktukar, tunglim mo't Apo, sika iti mang tingel Apo si Apo Diyos isuda, iti mangted iti minsahe, bindisyon na mo't Apo, si kalatay iti mangted kanya na iti kinasirib, tatnod na nga may paay na rekarik iti sasaom, iti biyag mi. Apo, tulungan na kami, kat si kalatay kuma iti pang tedan mi Apo, kinka. Italag mi Apo Diyos kinka, na ito yung aldaw, kat si kalatay po ti mapadayawan iti biyag mi Apo Diyos. Giyaman kami, kat si kalatay kuma iti kanayon Apo, ngamang tarabay, itunggal may sakada kami. Bayat tingkang panagdaydayaw, Apo Diyos, si kalat akong maitimang tingel, iti bawat may sakada kami, tatnuad na maitid mi iti bes, Apo Diyos, nga pamadayaw kin ka. Nagyaman kami, katitid mi kin ka, amin nga dayaw, gloria kin bilig, kapo tinatanong ko na inganangan na po ni Jesus. Amen. Amen. Naimbag na bigat tayo amin kakabsat, welcome po sa ating service, nawatak nga hunag tayo amin ang kakabsat tap na makapag-starting ang kanta kanda agdayaw iti Apo. And so before we start kakabsat, nawatak nga luktan tayo dagiti Biblia tayo ti Psalms chapter 100. Kuna na ditoy, shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Madaydayaw ti Apo Kabsat. Let us give our praises to the Lord. And as we sing this song and worship the Lord, let this be our prayer and commitment, kakabsat. Ngayon tayo agparamat kan agpausar iti Apo. Nga, iti tagiti kumataw, iti paligid tayo, makita da iti kina Diyos, kan iti kina siya sino iti Apo. Maday tayo iti Apo. This world's only hope. Send me out to those.
Jesus, King of every nation, this world's only home. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice. Every time I speak, I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my nagbalaygi kada tayo. Iti ayat nga nangaklon kada tayo. Iti ayat nga nangikad dagiti butang iti puso tayo. Katintay garod ipakaamo iti lubong. And as anak iti Diyos, itay ipakaamo kon iyebkas iti lubong. Iti ayat nga intay nga naawad. Tiwaya kon kapya nga intay nga naawad. Let us proclaim the goodness of the Lord. Ipakaamu tayo, panayebkas tayo. Iti Savior tayo, iti salakan nga naawat tayo.
Yes, Lord, you are our God, O Lord. Agyaman kami, O Apo, tainawagan na kami, O Apo, kasanak mo. Katkasanak mo, O Apo, ramatan na kami, usaran na kami, O Apo. Tapno may pekaam mo, O Apo, na sikay ti Diyos. Ti Diyos kan mangisalakan ni, O Lord. Usaran na kami, O Apo, aramatan na kami, O Apo. Tapno adupay, at adupay, O Apo, ti makamam mo ka. Tapno at adupay, O Apo, ti mangbigbig iti ayat mo, iti parabol mo, O Apo. Paday tayo ka, O Apo, at kukam ti amin ng gloria, bilig, at pamataya. Kaday to iti kararag mo, tinagan ni Jesus. Amen. Maday tayo, ti Apo, kapsat. Ayan, kat before tayo, or kakapsat nga, makangagmanan iti mensahe iti Apo. Adapay biit, iti kapay sa kabsat tayo nga mangi share iti testimony na. Ayan, and yung mag-share po for today ng kanyang testimony ay si Brother Alan po. He is the father of ang ating youth po from Bagbag, si Ma'am Clarissa and Sir Mark. Ayan, okay na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Alan Manansala. Gusto ko lang po i-share kung paano ko po nakilala ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Fast forward na po tayo. Kada dumarating po ako galing sa ibang bansa, umuupa po ako na isang jeep upang makapagsimba sa manawag. At the same time po, kung sino po may gusto sumama, welcome po sila, bata man o matanda. Sa madaling sabi po, punong-puno po yung jeep kahit sa gitna may upuan pa. Kaya nakapag-isip po ako sa sarili ko. Sa susunod, nauuwi ako, gagawin ko ang dalawang jeep upang hindi kayo magsisiksikan sa loob. Fast forward na po. Nung malapit na po ako matapos sa kontrata ko, nagdasal po ako kay Lord. Kinakausap ko po siya sa pamamagitan po ng dasal. Humingi po ako sa kanya ng kasunduan. Ako po, Lord, kung gusto mo pa ulit ako makapagsimba sa manawag, paextinin mo po ako upang makapag-upa ako ng dalawang jeep pag-uwi ko. Pero Lord, kung ayaw mo na ako magsimba sa manawag, bigyan mo po ako ng motibo upang makauwi ako. Ganon ang sinabi ko kay Lord. Fast forward na po. Ilang araw nakalipas yun na dumating na po ang motibo na hinihintay ko. Naayaw ni Lord na magsimba ulit ako sa manawag. Kasi may nakaramdaman na ako sa sarili ko. Hindi ko na pala alam, pumutok na po yung appendix ko. Nasa laot na kami noon. Hindi na ako makapagtrabaho kasi sobrang sakit na yung tiyan ko. Umiihi na ako ng dugo. Dalawang araw pa bago kami makarating sa pinakamalapit na isla. Kaya dalawang araw rin ako hindi kumakain kasi sige ako ng suka, umiihi pa ako ng dugo. Masama kasi ang panahon noon sa laot. Fast forward na po. Nakarating na po kami sa pinakamalapit na isla sa Brazil. At doon na po ako binaba nila kapitan. Kinuha po ako ng speedboat, paramedic, papuntang puerto. Sumakay ulit po ako ng ambulansya papunta sa ospital. Fast forward na po. 14 days po ako sa ospital. Nung medyo malakas na po ako sa ospital, nagbabasa na po ako ng Bible. Nagulat nga po yung mga doktor. Kala po nila, obese po ako. Kasi nga, kalbo po ako. Kaya hindi Christian po ako, sabi ko sa kanila. Pagkatapos po ng 14 days, nakauwi na po ako sa ating bansang Pilipinas. Mula noon, hindi na po ako pumupunta sa manawag at hindi na rin po ako humaharap sa mga Diyos-Diyosan. Sana po may napulot po kayong aral sa kwento ko. Patuloy po tayo magtiwala sa iisang Diyos. Salamat po. To God be the glory.
Thank you. Amen. Praise God. Ano? So, si Manong Alan, mga kapatid, ay isa pong seaman. At ang kanyang pong encounter ay sa panahon na siya ay nagkaroon ng sakit. Sa ibang bansa nangyari, no? Sa gitna ng dagat nangyari. Dalawang araw. Narinig naman po natin yung kwento. And after that, patuloy na hinanap niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya talaga, mga kapatid, no? Mabuti ang Diyos at siyang gumagawa ng paraan para makakilala tayo sa Kanya. At sakto, sa umaga na ito, ang message natin, iba pala yung monitor. Ang message po natin ay pinamagatan na Voyage of Grace. Yan, parang pangsiman talaga, no? Ang pagbiyahe o paglalayag ng awa ng Diyos or grace ng Lord sa atin. At ang ating pong text, mga kapatid, ay matatagpuan sa Acts chapter 11, chapter 16, verse 11 to 15. And I believe, mga kapatid, na hindi aksidente na nandito ka ngayon o nanonood ka ngayon na i-share sa'yo yung link na ito. I believe that God has a message para sa bawat isa sa atin sa umaga na ito. But before we continue, let us all bow down our heads and let us ask the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. We believe, Lord, na ang karunungan at pagkaunawa ay nanggagaling lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil po binigyan niyo kami ng pagkakataong muli na dumalo at makipag-aral ng inyong mga salita. Buksan mo pong aming isip, buksan mo pong aming puso. And I pray, Father God, na kayo pong patuloy na kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa. Lord, limited lang po yung pagkaunawa namin. Marami pong tumatakbo sa isipan namin habang kami po ay makikinig ng inyong mensahe. But Lord, I ask na sana, Panginoon, sa oras na ito, bigyan niyo po sa amin yung focus, Lord, and understanding, wisdom, Father God, upang hindi po masayang ang mensahe na ito. Umuwi kami, Panginoon, na punong-puno na naman pong muli ang aming puso at isipan ng inyong pong mga salita na magsisilbi po na kalakasan namin sa araw-araw, Lord, na battle namin sa buhay. Bless, Lord God, everyone na nakikinig ngayon ng inyong pong mga salita. And I pray, Lord, na wala pong maging hadlang sa pagbabahagi po ng inyong pong salita sa umaga na ito. Thank you, Father God. You should pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, God is good, mga kapatid. At kaya nga po nagsabi ko kanina, may maganda mensahe na naman ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. At malapit na naman po ang Burmans at tila ba kumakaway na naman po sa atin si... Sino? Whenever I see... Ayan, so malamig na ba ang mga gabi? Sino dito ang magpapasko na malamig ang kanyang Pasko? Wala, dahil mainit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen! And this morning, mga kapatid, I would like to share with you two points, dalawang bagay po na pag-aaralan natin habang atin pong binubuklat ang ating mga Biblia sa Acts chapter 16 verse 11 to 15. Number one is divine intervention and number two is dauntless invitation. And we'll be talking about the life of Lydia, mga kapatid, sa umaga na ito. Ano pong unang pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig nyo yung salitang tadhana? The one that got away. Ano? Okay, tadhana. Siguro yung iba, nagdududa sila. Hindi sila naniniwala dito. Samantalang iba, paniwalang-paniwala naman sila, no? Kaya nilang isugal lahat ng bagay dahil naisip nila yung salitang tadhana ay totoo nga sa kanilang buhay. Okay? Marami na rin mga kanta ang nasulat, maraming mga tula ang nasulat sa pamamagitan lang ng salita na ito. At marami na rin pinaiyak ang salitang ito. Tama ba? Pinagtagpo. Ay, nagkakanta ng worldly mga kapatid, no? Okay. With this word. And sometimes, mga kapatid, nauna na siya. Okay, minsan. Okay. Yan, jokes na yan. Pero nauna na siya. Tama na lang tayo, guys. Okay. So, di ba, minsan may mga struggle, may mga pag-iyak, ano? Pero hindi naman by group yan, okay? Kanya-kanya yan, ha? Dumarating sa buhay natin. Okay. At sa ating spiritual din po na buhay, mga kapatid,
Paano rin po kaya natin masasabi na natagpuan natin yung awa ng Diyos? Or is it tayo yung natagpuan ng awa ng Diyos? When I say awa, mga kapatid, I refer to the grace of God. Masasabi ba natin na ito ay tadhana o nagkataon lang? Masasabi ba natin na ito ay nakaplano na talaga o ito ay nagkataon lang, tsamba lang, tadhana o tsamba lang? Okay? Sa isang maikling kwento po na ating babasahin sa umaga na ito, opo, maikli lang po siya, verse 11 to 15 lang po. Okay, may papaunawa po sa atin, mga kapatid, ang paglalayag ng Ebanghelyo, the voyage of grace, para ito ay makarating sa isang tao. At ang ating ang karakter po na ating pag-aaralan ngayon ay si Lydia. At titignan po natin kung paano nakarating sa kanya yung Ebanghelyo at kung ano ang ibig sabihin nito sa panahon natin ngayon. Okay? And we can learn, mga kapatid, meron tayong dalawang bagay na maobserbahan. Let us go to our first point. Ang unang bagay po na maobserbahan natin from the voyage of grace sa buhay po ni Lydia, the divine intervention. But before we continue to study the book of Acts chapter 16, verse 11 to 15, I'd like us to have a short background ng libro po ng Acts. Okay? Ang libro po ng Acts, mga kapatid, ay fifth na book sa New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Okay? At yung apat po na book, tinatawag natin na gospel books. At ito pong panglima na libro, ang libro po ng Acts, ay tinatawag natin na history book. Dahil dito po, sa libro na ito, nakasulat ang kwento kung papaano lumago ang early church. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, nakita natin dyan yung kwento ni Jesus, paano siya napanganak, yung mga teachings niya, at nung siya ay namatay at intabunda, and then resurrected on the third day. Makita natin dyan. But in the book of Acts, dito naman po natin makikita kung papaano yung gospel, yung mga teachings, yung mga nangyari kay Jesus ay nag-spread. Hindi lang sa mga Jews, kundi ay maging sa mga Gentiles at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang emphasis, mga kapatid, ng Book of Acts ay yung fulfillment ng Great Commission. Kaya nga, maraming naniniwala na ang key verse ng Book of Acts ay ang Acts chapter 1, verse 8. That God will empower us and He will give us the ability to share the gospel to Jerusalem, Samaria, Judea, and to the ends of the earth. Because this book refers, mga kapatid, to the fulfillment of the Great Commission of God sa atin to go and teach and baptize, make disciples of all nations. Dito po sa aklat na ito, yung fulfillment, kaya po nagkaroon ng early church. Ang Acts chapter 1 verse 12, dito po natin, Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 12, dito natin makikita yung kung paano nag-share ng gospel yung mga apostles. Pero yung almost half, mga kapatid, sa chapter 13 hanggang chapter 28, dito po natin makikita yung kung paano pong si Apostle Paul at ang kanyang kapwa missionaries ay nagbahagi ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. At meron ditong tinatawag na tatlong missionary journey. Tatlong mapa kung paano umikot si Apostle Paul at ang kanyang mga kasama sa iba't ibang mga lugar. At sa Acts chapter 15, mga kapatid, dito na natapos yung first missionary journey ni Apostle Paul. Okay? Yung first missionary ni Apostle Paul, dito natin makikita sa magnanagtapos sa Acts chapter 15. And when we enter Acts chapter 16, dito naman po yung simula ng second missionary journey ni Apostle Paul. Okay? Sa first missionary, may kasama siya si Barnabas. Pero pagdating ng chapter 16, naghiwalay na po sila ng landas. Okay? Si Barnabas, kasama niya na po si Mark. I believe you still remember our sermons from before about Barnabas, about Mark, na pag-usapan na natin sila. Naghiwalay po sila at dito po sila pumunta sa Cyprus. Okay? Samantalang si Paul naman at saka si Silas, pumunta naman po sila sa Syria, Cilicia, at dito po, yan yung mga nakared na yan. Yan po yung inikot nila sa tinatawag natin na
Northeast Mediterranean Sea. Yan, hirap no ng maps. Ayoko ng maps, gusto ko lang Pilipinas. Madaling memorize, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, so sa maikling chapter na ito mga kapatid, sa Acts chapter 16, makikita po natin kung gaano karami yung lugar na pinuntahan nila Paul, ni Silas at ng kanila pang ibang mga kasama na missionary para ibahagi ang ebanghelyo. Okay? If we will look at Acts chapter 16, verse 1 to 5, una po ay makikita natin si Apostle Paul na sila po ay nasa Derbe at Listra. Okay? Ayun, nakita niyo po ba yung Derbe at Listra? I think nawawala ako sa camera pag pumupunta ako doon. So, Derbe at Listra, nakita niyo naman po, no? Andun po sila. At nung nandun sila, na-meet po nila si Timothy. At napag-aralan na rin natin si Timothy, alam natin na siya ay naging kasangga nila sa mga gawain sa pagmimisyon. And then in verse 6, plano po nila na pumunta ng Asia. Ayun, Asia. Pero pinigilan sila ng Holy Spirit. Kaya po sila pumunta ng Galacia at saka ng Phrygia. Okay? So meron silang plano, but the Holy Spirit forbid them na pumunta ng Asia dahil may mas malaking plano ang Diyos para sa pagbabahagi ng gospel. And then in verse 6, makikita rin natin na plano nilang pumunta ng Bithynia sa kabilang side, pero ang sabi ng Lord, hindi. Punta kayo ng Mysia. Punta sila ng Mysia, mga kapatid. At nung nandun na nga po sila sa Mysia, okay, inutusan sila ng Panginoon at pumunta sila ng Troas. Yan, Troas. At dyan po sa Troas, mga kapatid, nagkaroon po ng vision si Apostle Paul. Okay? At sa vision niya na yon, merong isang lalaki na nagpapatulong sa kanya na pumunta kayo dito sa Macedonia dahil kailangan namin ng tulong. Okay? Kaya po mga kapatid, mula sa Troas, bumiyahe po sila Neapolis, okay? Samothrace and then sa Philippi. Okay? We are setting the foundation kaya tiis-tiis lang po tayo mga kapatid sa mga iba't ibang pangalan ng mga bansa, mga city pala. Okay. So, ang Philippi, yan po yung tinatawag natin na leading city of Macedonia. Mas malaki ang Macedonia. Ang Philippi po, or Philippos, ito po yung parang leading city, wino capital, dadyay Macedonia, Kabsat. At dito po, mangyayari yung kwento natin sa umagang ito tungkol po sa buhay ni Lydia. Pero doon pa lang po, sa pagbiyahe nila, makikita natin mga kapatid na ang paglalayag nila at nang mapunta sila sa Filipos ay matasabi na po natin na divine intervention. Okay? Filipos, dito po yung lugar kung saan nangyari ang kwento na ito. Nalakang nga malagi pa niya kakabsat ta Filipos, Filipinas, okay? Filipino. Okay, santay ako mga lilipatan niya. Dito ay nga napasamak dahil istorya ni Lydia. Ito'y Filipos kakabsat. Ito lang yung papatunay na yung voyage of grace papunta ng Filipos ay masasabi natin na divine intervention. Maraming gustong puntahan si Apostle Paul at saka si Silas, ang mga kasama niyang missionary, pero the Lord redirected them. Ang paglapag po nila sa Filipos ay hindi nila sariling desisyon, kundi ito po ay plano, ninais, sinangad ng ating Panginoong Diyos mismo, mga kapatid. At sabi nga po mga kapatid, sa verse 13, dito natin mababasa kung paano sila nag-ministry doon sa Filipos. Sabi na Acts 16 verse 13, "And on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside where we suppose there was a place of prayer, and we sat down and spoke to the women who had come together." Okay? Kastoy ka kapsat, iti pinangrugi, iti panagmisyon da, kadayjay nga lugar. Itong verse na ito, mga kapatid, ang nagpapakita sa atin na nung pumunta sila ng Filipos, walang sinagog, walang lugar kung saan nag-aaral ng salita ng Diyos ang mga tao. Dahil noon, mga kapatid, ang requirement para makapagpatayo ka ng synagogue ay 10 Jewish men. Okay? Kaya nasa one, walang ganun karaming Jewish men sa lugar ng Filipos, kaya ang mga kababaihan ay nasa gilid lang sila ng dagat. Tabi sila ng ilog.
At nag-fellowship sila doon at pwede natin silang tawagin na Tabing Ilog Baptist Church. Ayan. So ang founder nito, si John Lloyd, si Kay Abad, si Baron Geisler, no? Sa mga kaedad ko, siguro alam ninyo, pero sa iba, hindi na siguro. Okay, so nasa Tabing Ilog Baptist Church sila, walang synagogue, okay? Mga kababaihan ang nadatna ni Apostol Pablo. Okay, Women's Fellowship. Alam niyo, usually mga kapatid, kapag si Apostle Paul ay pumupunta sa kanyang missionary journey, ang una na pinupuntahan mga synagogue. At doon siya nagtuturo ng Word of God, ng Gospel. But in this case, walang synagogue, nasa Tabing Ilog lang sila at mga kababaihan pa ang nakikinig sa kanya. So maaring sa isipan ni Apostle Pablo, pinigilan ako ng Holy Spirit na pumunta ng Asia, ng Bithynia, para pumunta sa isang lugar na walang synagogue, walang mga lalaki na makikinig ng gospel at puro lang mga kababaihan. We know the culture of the Jews, mga kabadid, na mas mataas ang mga lalaki, pinapakinggan ang mga lalaki kaysa sa mga babae. At kung gagamitin ng mga missionary yung kanilang mga mata to assess the situation, maaaring matanaw lang nila, mga kapatid, yung limitation at yung small congregation. Okay? Maaaring yun lang yung matanaw nila kung gagamitin nila yung kanilang mga mata to assess the situation ng Tabing Ilog Baptist Church. Tabing Ilog Women's Fellowship. Pwede rin ganun, no? Maaaring nga umay da Japan nakaupay kanyada, gaputay niya pa ni Suda iti hapo iti may isang lugar, nga haan nga sigurado nga maimula iti saw iti apo because walang synagogue, puro kababaihan, nasa Tabing Ilog lang sila. Kumbaga, parang nagtatago pa, no? Okay. But you know what, mga kapatid? Paul and the missionaries are so dedicated to the calling of God to them to share the Word of God that the size of this church, the size of this fellowship did not stop them from doing the will of God. Now we can easily conclude, mga kapatid, that this is divine intervention. Because left to ourselves, kapag nakakita tayo ng ganyan, we will not attempt, okay, to obey God dahil sa mga limitasyon, dahil sa size, sa liit, sa kakulangan, the human eye will just fail to see what God sees. But because of divine intervention, dahil sa trabaho ng Panginoong Diyos, mga kapatid, they have continued to proceed the ministry. And in verse 15, makikita po natin dito ang ating karakter, si Lydia. Sabi niya, "One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul." Okay? So makikita na po natin, mga kapatid, yung pagpapatuloy po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos nila Pablo sa Filipos. Nakita po nila si Lydia na hindi po siya taga Filipos, kundi siya po ay taga Thyatira. Okay? Nandun lamang po siya dahil siya po ay isang negosyante at ang trabaho niya ay nagbibenta siya ng mga tela na purple. Sa panahon natin ngayon, parang wala na lang yun. Walang halaga. Bili ka ng violet na damit, okay. Pwede rin mag-mine ka na lang sa bilis, no? Pero sa kanila, big deal yun. Kapag sinabi mo na nagtitinda ka ng purple na tela, big time ka, mayaman ka. Dahil yan ay ginagamit lang sa mga palasyo ng mga hari. At sa panahon nila, siyempre, kung ginagamit ng hari, gusto nilang gayahin. Parang sa panahon natin yan, kung anong ginagamit ng artista, siya rin ang gusto nating gayahin. Tama po ba? Ganon din sa panahon nila. Kaya trending noon si Lydia dahil sa kanyang binibenta, dahil sa kanyang negosyo. Tinatawag din po siya na worshiper of God. Meron po silang prior understanding sa Old Testament, sa law of God, sa Pentateuch, sa mga prophecy tungkol sa paparating na Messiah, but their understanding is limited and they still need to hear the gospel. And we can see here, mga kapatid, that the Lord opened her heart to pay attention to what was Paul, to what was said by Paul. This conversion, the conversion of Lydia, mga kapatid, will remind us
that we are only saved because of God's sovereign election. And when we talk about God's sovereign election, mga kapatid, napakalaking bagay po ito. Ito po ang masasabi ko na pinakabaganda na doktrina, okay, ng Biblia, na tayo po ay pinili ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ni Louis Berkhof kung ano po ang election, election is the eternal act of God whereby He, in His sovereign good pleasure and on account of no foreseen merit in them, chooses a certain number of men to be recipients of special grace and of eternal salvation. Okay? Yan po yung summary, buod mga kapatid, ng kung ano yung ibig sabihin ng sovereign election. At dito natin ma-appreciate mga kapatid kung paano naglayag at nakarating ang Ebanghelyo sa atin. Hindi tayo naligtas dahil pinili nating magtiwala sa Diyos at tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Diyos at tagapagligtas sa sarili nating pasya. We are not saved because of our own decision, our own will. Understanding the sovereign election of God will make us realize, mga kapatid, na tayo po ay naligtas dahil sa pagpili ng Diyos sa atin. Dahil una niya tayong minahal. Dahil una niya tayong pinili. Hindi dahil naligtas tayo, dahil minahal natin ng Diyos, dahil pinili natin ng Diyos. No. Tayo ay niligtas dahil una niya tayong pinili. Alam niyo mga kapatid, noon, ang akala ko sa election ay yung alam na kasi ng Lord in the future kung sino yung mga tatanggap at yung mga hindi tatanggap. Pero hindi pala yun, mga kapatid, ang tamang paliwanag ng sovereign election of God. Dahil kung yun ang paliwanag, ang magiging basihan pa din ay yung kung ano yung magiging pasya natin. The basis will be, a-accept ba natin si Jesus or hindi natin siya i-accept sa buhay natin. Okay? Kung ito yung paliwanag natin, the basis will be our human decision to receive or not to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. But let me explain to you this way, mga kapatid. Nang sovereign election, ibig sabihin lang po na walang kondisyong kailangan nating gawin para tayo ay piliin ng Diyos. Walang kondisyon para piliin ka ng Diyos. Hindi dahil maganda ka, sa langit na sana ako, no? Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil mataas ang posisyon mo, there's nothing na ginawa natin para tayo ay piliin ng Diyos. It is on the sovereign election of our God. Because election rests upon God's sovereign decision to save those whom He wants to save. Now, in our limited understanding, okay, dahil nga po tayo ay tao at siya ay Diyos, maaring maisip natin, ang unfair naman ni God. Ang unfair naman ni God, bakit pinili niya yung iba tapos hindi niya pinili yung iba? Okay? Pero kung babalikan natin mga kapatid, yung kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Sino po dito yung walang kasalanan? Ikaw na po. Lahat tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan natin, deserve natin na mapunish, deserve natin na maparusahan, at tayong lahat ay pupunta sa impyerno. Tama po ba? Tayong lahat ay paparusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. But this is not the ultimate solution of God. Hindi ito yung ultimate solution ng Lord, kundi ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang kaligtasan. He still provided salvation para sa atin. And for us to have a mental picture of this doctrine of election, mga kapatid, tignan po natin yung buhay ni Jacob at saka ni Esau. Kilala po ba natin si Jacob at si Esau ng Bible? Sila po ay kambal. Ang panganay po sa kanila ay si Esau at ang pangalawa po ay si, ang pangalawa na lumabas ay si Jacob. Okay? Let us read Romans chapter 9, verse 13, verse 10 to 13. Sabi dito, and not only so, but also when Rebecca had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing
either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls, she was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Now, mental picture ng salita po, ng salita ng Diyos tungkol sa doktrina ng election, let us look at this example, mga kapatid. Sa Jewish culture, lagi meron silang birthright, meron silang authority over the younger. Okay? Pero ang nangyari po dito, mga kapatid, sabi ng Lord, the older will serve the younger. So hindi pa man po sila ipinapanganak, wala pa po silang nagawa na mabuti at masama, meron nang desisyon ang Diyos sa kanilang buhay. A choice, obviously, not based on their works. Okay? Are you still with me, Kakabsad? Okay? So let us learn together about this thing, mga kapatid. And let us continue in verse 14 to 16. Sabi dito, what shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. Saan nga mabalin? For He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. So then, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Okay? Let us awen kahapsat. Ibig pong sabihin ito, okay, na hindi sa pamamagitan ng ating desisyon or pasya na tayo ay naligtas, kundi po sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos sa atin. Sabi ko nga po, mga kapatid, kanina, Siya ay Diyos. At tayo ay tao lamang. May mga nakikita Siya na hindi natin nakikita. May mga bagay Siya na ipinapaunawa, ngunit hindi kaya na unawain ng ating isipan. Kaya maaring maisip natin na unfair o hindi makatarungan ang Diyos dahil sa Kanyang ginawa. But let us look at this analogy. The believer and the unbeliever. Yung believer, tumanggap siya ng grace. Siya'y naligtas. Yung unbeliever, tumanggap siya ng justice. Sa tinanggap po nilang dalawa, mga kapatid, makikita po ba natin na merong injustice sa nangyari na ito? May bagay ba na hindi makatarungan sa tinanggap ng mananampalataya at ng hindi mananampalataya? Wala. Both of them receive what God decided na i-receive ng bawat isa. Alam nyo, marami pong namimiloso po sa katuruan na ito. At sinasabi nila, kung meron na palang pinili ang Diyos, eh hindi na natin kailangan mag-share ng gospel. Dahil meron naman na siyang pinili. Pero makikita natin, mga kapatid, sa Bible, na si Apostol Pablo, halos ikamatay niya pa para lang siya magbahagi ng salita ng Diyos. Mali po ang katuruan na yon. Dahil po, tayo ay tinawag ng Lord para ibahagi sa kanilang ebanghelyo para malaman nila na sila nga ay pinili ng Diyos. Kung hindi tayo mag-share ng gospel, paano nila malalaman that they are elect? Ipinapaliwanag lamang, mga kapatid, sa atin ng kasulatan na tanging ang basihan ng kaligtasan ay ang pagpili ng Diyos sa atin at hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa. Kung paano natin nakilala si Kristo, kung paano natin naunawa ng Ebanghelyo, hindi natin yun may papaliwanag. Okay? But this we know. Ito yung alam natin, that God's sovereign will is something na hindi natin nakamtan by our own strength and ability, kundi ay sa pamamagitan lang ng grace ng Lord sa atin. The only answer is the grace of God. If you can understand grace, just like how God wants to present it to us, or how God understands grace, siguro, hindi na grace yun, di ba? Kanan yung grace, hindi natin maunawaan kung gaano kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Imagine, out of the billion people dito sa mundo, bakit sa pinakasulok ng dulaw, pinili niya tayo para tayo ay maligtas? Bakit sa pinakasulok ng bagbag, pinili ka niya para ikaw ay maligtas? Kapatid,
sa buhay ni Lydia, makikita po natin na iniayos ng Diyos ang lahat ng pangyayari upang makarating ang ebanghelyo kay Lydia. Hindi nakita ni Lydia na sila ay pinigilang pumunta ng Asia. Hindi nalaman ni Lydia na sila ay pinigilang pumunta ng Bithynia. Pero para kina Pablo, alam nila na sila ay tinawag ng Diyos at inaayos niyang lahat ng bagay upang ang mga pinili niya sa Filipos ay makatanggap o malaman nila na sila nga ay pinili ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng God's sovereign election. At ito po yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, if you are listening to this message at ilang taon mo nang ibinaon sa limot yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos, this morning I'd like to challenge you to keep on remembering the exceeding grace of God sa buhay natin. That's not by our works that we are saved, not because of our passion and dedication and our commitment, but it's all because of God's decision to save us. Siguro ibinaon na natin sa limot yung pagkaunawa natin sa kaligtasan ng Diyos because of so much discouragements in life. But regardless, mga kapatid, God elected you. God save you. God save us. Amen? And now I encourage you, mga kapatid, do not dwell in your disappointments in life. Maybe may mga problema tayo, may mga trials tayo, may mga crisis tayo hinaharap. May mga panalangin tayo na seemingly hindi sinasagot ng Diyos. Siguro yung pag-ibig natin ay bigo. Naks naman, sino ang kakabasted lang dito? Okay? Or maybe you have financial crisis, relationship with your partner. But do not ever allow all those disappointments in life to stop you from remembering na ikaw ay pinili ng Diyos. Sana mga kapatid, yung mga problema o kahinaan natin, hindi ito yung maging dahilan para makalimutan natin yung katotohanan na ikaw at ako ay pinili at minahal ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkarinig ni Lydia at ng mga kapwa niya kababaihan sa Ebanghelyo ang nagpapaliwanag sa atin, mga kapatid, ng ibig sabihin ng pagpili ng Diyos sa atin. Siya ang gumawa ng paraan para tayo makarinig at makilala sa Kanya. That is divine intervention. Naglayag ang gospel. Naglayag ang grace ng Lord. Merong voyage of grace para makarating sa'yo. Alam niyo nun, mga kapatid, I have so much fear. As a young child, diba? As may isang ubing, nagadupagbubuong ang ide. Kahit na very dedicated ako na tumutugtog sa loob ng church. Pag may mga camp, nag-a-attend ako. And I try as much as possible na gawin yung sinasabi ng pastor. Okay? And then I remember nagkasala ako. And then I remember may mga pagkukulang ako. And then I am not sure kung ligtas ba talaga ako. There's so much fear na baka pag namatay ako, pupunta ako ng impyerno. And that's not the grace of God. Hindi ganun yung grace ng Lord magtrabaho sa buhay natin. Yung grace ng Lord kapag naunawaan natin, nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan at hindi ng takot. And when I encountered the message of the gospel, I've realized, mga kapatid, na lahat ng events na nangyari sa past, you know the story, namatay ang nanay ko when I was 15, nakuha yung business namin, tahian, lahat na, fried chicken, manggahan, ano ba yung mga negosyo na nila, mama at papa noon? Madaming mga negosyo. Nakuha lahat. In a blinking of an eye, wala na lahat. Naremata ang bahay namin. Napunta kami sa isang silong na umuulan sa labas, umaambun sa loob. Walang kapayapaan dahil lasenggo pa noon ang aking tatay. Okay? Hindi ko maintindihan noon kung bakit kami pinaparusahan ng Diyos sa palagay ko. Pero when I encountered the grace of God, I came to realize na lahat ng mga pangyayari na yon ay inayos niya para ako at ang buong pamilya ko, ay makakilala sa Panginoon. And I believe, mga kapatid, that you have your own share of how the gospel reached you. How the grace of God reached you.
Kung paano inayos ng Lord lahat ng mga pangyayari para maunawaan mo, malaman mo na ikaw nga ay pinili ng Diyos. And that is divine intervention. Not our own will, but divine intervention. Next thing, mga kabatid, na makikita natin. Dahil sa lubos na pagkaunawa at labis na pasasalamat ni Lydia sa naintindihan niya na gospel, verse 15 of chapter 16 of Acts will lead us to understand yung dauntless invitation na ginawa ni Lydia sa mga missionary. Let us go to Acts chapter 16, verse 15. Sabi po dito, "And after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, 'If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay.' And she prevailed upon us." Okay. Labasan tayo ang kabisat ay hindi Biblia naman minsan. Labasan tayo latan. Okay, niyayayin yung mga disciples. The end. Okay? But no, mga kapatid. This response of Lydia explains how she warmly received the teachings. Okay? Ito yung nagpapakita, yung response niyang nagpapakita kung gaano kainit yung pagtanggap niya sa mga katuruan ng Diyos. Okay? Si Pablo at ang kanyang mga kasamang missionary ay stranger kay Lydia. Okay? Hindi nila sila kilala. Bigla na lang silang naglayaw, pumunta sila ng Filipos, pumunta sila sa Tabing Ilog Baptist Church, nag-share ng gospel. Stranger si na Pablo para kina Lydia. And then wala rin silang Jewish synagogue, nasa Tabing Ilog lang sila. Wala silang church sa Philippi, sa Filipos, para sana ma-authenticate, malaman nila kung legit ba itong mga tinuturo ni Pablo sa kanila. Walang pwedeng magpatunay sa mga narinig nila mula sa mga misyonaryo. Pero makita natin, mga kapatid, na walang alin lang ang tinanggap ni Lydia ang katuruan ni na Apostol Pablo. And we can read from the first verses a while ago in verse 14, that God opened the heart of Lydia to the message of God. At dahil sobrang kumbinsido siya sa ebanghelyo na kanyang narinig, sumunod po agad siya through baptism. Hindi lang siya, okay? Hindi niya alintana kung anong sinasabi ng mga tao sa paligid nila. Hindi lang siya ang nababtize, kundi ay maging ang kanyang buong sambahayan. Nung narinig nilang ebanghelyo, sila rin po ay sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng baptism. And if we remember the preaching about John the Baptist, we will have the idea na sa New Testament po, si John the Baptist ay nagbabaptize siya dahil ito po ay nagpapakita ng repentance kay God. At pinatunayan din ito ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo in Acts chapter 19 verse 4, makikita po natin dyan, okay? Na ang itinuturo rin ni Pablo na yung baptism is expression of repentance to God. Kaya nung ginawa ito ni Lydia, ipinapatunay lamang po ito, mga kapatid, na lubusan niyang tinanggap. She warmly received the teachings of God and that she repented before God. This makes us realize, mga kapatid, that holiness is God's choosing. Marami pong kumukot siya sa ating pananampalataya. Once save, always save. Ah, tinuturo nila sa church nila, magkasala na sila kasi ligtas naman sila. No, we are not teaching that. What we're preaching is from the Word of God na nagsasabi ng isang taong naintindihan niya na siya ay pinili ng Diyos. It results in holy living, in holiness. Katulad po ng ginawa ni Lydia, okay? She repented. Through baptism. Next thing, mga kapatid, na makita natin sa kanyang under the point, dauntless invitation, is that the response of Lydia explains how she warmly received the teachers. Okay? Dahil sa gospel, meron agad parang bond, may connection agad. Yung new believers sa TIBC, Tabing Ilog Baptist Church, at saka sila ng mga missionaries, meron sila agad bond. At ipinakita ni Lydia sa kanila yung hospitality sa mga nagdala sa kanila ng good news. At para sa kanya, hindi niya hahayaan na tumanggi ang kanyang mga bisita. Kaya pinatuloy niya sila sa kanyang bahay. Doon muna sila tumira habang sila po ay nagbabahagi ng ebanghelyo sa Filipos.
And if we will look at the context of the whole chapter 16, mga kapatid, makikita po natin dyan yung kwento na halos ipagtabuyan po sila, sina Pablo, sina Silas at mga kasama nilang mga missionary, halos ipagtabuyan po sila sa lugar ng Filipos dahil po sa pagbabahagi nila ng gospel. Okay? And nabilanggo pa po sila because of false accusation. Di ba pinakamasakit, mga kapatid, kapag yung panahon that they are accusing you of something na hindi mo naman ginagawa. Right? Naranasan nyo na ba yun? Hindi mo naman ginawa, pero sika mababasol. Right? And we can just understand the pain of the Apostle Paul at ng mga missionary during this time, mga kabatid. Yung pain na nararanasan nila dahil sa mga false accusation. At sa chapter din po na ito natin mababasa yung very famous story na nung nakulong nga po sina Pablo at Silas, sila po ay umawit ng mga himno. Sila ay nananalangin sa loob ng bilangguan. And then nagkaroon ng earthquake. And then na kalaglahat ng mga tanikala nila. Okay? Nabuksan lahat ng mga pintuan ng mga selda dahil sa kanilang patuloy na pag-awit at pagpuri sa Panginoon. Okay? Dito po sa chapter na ito, mga kapatid, hiningi pa ng mga pinuno ng lugar ng Filipos na lisanin na ni Pablo at Silas ang kanilang lugar. So ang tingin ng mga taong bayan, kina Pablo, kina Silas, sa mga missionary, they are threat to their peace. Okay? Sila ay sisira ng kapayapaan sa kanilang lugar, kaya pinapalayas na lang sila, kinukulong sila. Pero para kay Lydia, mga kapatid, ang tingin niya kina Pablo, kina Silas, sa mga missionary, sila po ang inatasan ng Diyos na magbahagi ng salita sa kanilang lugar. At makikita po natin sa verse 40, mga kapatid, na pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Amudala takap sa atno niya iti lugar ng pagsublyanda niya. At dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Ang bahay po ni Lydia ay nagsilbi po na lugar, panalanginan, lugar kung saan sila nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Si Lydia, mga kapatid, walang takot po niya na pinatuloy sina Pablo sa kanilang tahanan at malugod din po niyang tinanggap ang mga katuruang kanilang iniwan. Kahit na may threat na kalakip yung presensya ni Pablo sa kanyang tahanan, hindi niya po ito halintana, mga kapatid. Hindi ito ang humadlang sa kanya para patuloyin niya sina Lydia sa kanyang tahanan. Walang takot po, dauntless. Walang takot na inimbita niya sina Pablo, sila sa kanyang tahanan. And we can learn, mga kapatid, na si Lydia is the first convert in Europe, okay, in Filipos. At siya rin po ang first member of the Church of Philippi. Okay, kaya merong book sa Bible na Filipos, sulat yun Apostol Pablo para sa iglesia na napatayo doon sa Filipos dahil sa mga mananampalataya, dahil sa TIBC, okay, Tabing Ilog Baptist Church. At yung Church of Philippi, mga kapatid, ito po yung nagsilbi na consolation and joy ni Apostle Paul nung siya na po ay nasa bilangguan. Ibig sabihin, nagpatuloy po ang gawain ng Panginoon sa lugar na yon. Si Lydia po ang naging church planter doon, ano? At patuloy po niya na ipinahayag ang ebanghelyo sa kanilang lugar sa Filipos. Siguradong narinig ng Diyos, mga kapatid, ang panalangin ng mga kababaihan sa TIBC. Kaya naman, inihanda niya ang daan upang maglayag ang awa ng Diyos, ang ebanghelyo sa kanilang lugar. Okay? Ngunit hindi lang sa Filipos, kundi maging po sa Thyatira. If we remember, mga kapatid, sabi ko kanina, Lydia is from Thyatira. Siya ay negosyante lang na nasa Filipos, pero ang lugar po niya ay sa Thyatira. Sa Revelation chapter 2 verse 18, di ko na po nailagay, please just take note. Revelation chapter 2 verse 18, makikita niyo diyan na merong church in Thyatira na in-address si God. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, okay, walang mga apostle o sina Apostle Pablo na pumunta doon to share the gospel. No record of whoever established the church there. And it's believed, mga kapatid, by Bible scholars, that it was Lydia
who planted the church in Thyatira. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Yung pagkaunawa niya sa gospel ng Lord, and it led her to bring the good news sa kanyang lupang pinanggalingan. Mga kapatid, akpasyonis, gaano po kainit yung pagtanggap natin sa mga nagbabahagi ng ebanghelyo. I remember, nung bata ako, laging ko nagkwento sa amin ito, okay? Na yung si Pastora Edith, yeah, umusayan ka habisay, dumalang pa isuna, jay, tawami, tikitawami pa lang kami, hindi kawayan. Yeah, and then, parbangon, marin kami tibigat, at ay isuna na yung tilamisaan nga pangpangalan ni. And then, agkang kanta isuna, naging ka na marin kami lang, at ay isuna. And then, before kami mapanag-eskula, ag-share suna kanya miti, Word of God. Grabe, dahil yung passion na. Si Kamimat, ang anabara, yung pagtanggap ni kanya na. Nya, ngamsaan isuna nga nagsardeng, no di ka tuloy-tuloy kakabsat, iti panangiburay na kadakam, iti sao, iti apo. Alam nyo mga kabatid, marami pong dugo ang nagsakripisyo, maraming buhay ang nagsakripisyo upang makarating sa atin ang mabuting balita. Ang paglalayag nila Pablo sa Filipos ay nagsilbi po na paalala sa mga mananampalataya sa TIBC. Okay? Na kung hindi po dumating doon sina Pablo, hindi nila mauunawaan ang ebanghelyo. Marahil ang alam lang nila yung Old Testament, pero hindi nila alam yung tungkol sa gospel na bigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang pagkakaroon po ng mga tagapamahagi, tagapagpaliwanag ng mga katotohanan ng Biblia sa ating lugar ay isa pong malaking pagpapalayan. Naniniwala po ba kayo? Okay? Palaki po na pagpapalayan. When I was starting sa church planting sa ministry natin sa Bagbag, aday ti may isang alakahin nga si Mang Pat, ay limapit kanya. And then ang sabi niya sa akin, da kayo, dagiti mang gulgulo, iti pamati, dagiti tattao dito, isi kayo nga pumanag na. Ang kong malipatan, kakabsada ya, kas jay, iti panagkita da, numaminsan, kadagiti mang iburbura, iti saw, iti apo. But let this day be a reminder for us na ang mga nagpapaliwanag po ng mga katuruan sa Biblia, as long as hindi sila false teacher, ah, they are a blessing to our community. Bit-bit po nila ang mensahe tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nawa po, mainit po natin silang tanggapin sa ating mga lugar. And Lydia did not only welcome the teachers but also the teachings sa kanyang buhay. Question is, gaano po kainit yung pagtanggap natin sa ebanghelyo? Gaano po kainit yung pagtanggap natin sa mga naririnig natin na salita ng Diyos? Nakikita pa ba natin yung sarili natin na andun pa rin yung passion natin and prayer natin na madala natin ang ating pamilya sa Panginoon? Or this is something na hindi na natin pinaniniwalaan na gagawin pa ng Diyos sa ating buhay? Gaano po kainit yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos, mga kabatid? Meron pa rin po ba yung excitement na makinig tayo ng Word of God that every Sunday, plaplantsyahin mo talaga yung damit mo, yung panyo mo, di ba? Ilalagay mo talaga yung pabango mo at ihahanda mo yung sarili mo na humarap sa Panginoon at tumanggap ng kanyang mga salita. How excited are we every time that we are called to listen to the Word of God, mga kapatid? Andun pa rin ba yung joy na makilala si Jesus Christ sa buhay natin? More and more and more. You know what? If you open your Bible, every day, mga kapatid, there's something new na ipapaalam ng Diyos sa atin. I've read the story of Noah 100 times, but whenever I read it again, the Lord is revealing something to me. I've heard the story of Jonah 1,000 times, mga kapatid. But whenever I open the Bible and read it again, there's something that God wants me to understand. How excited are we to learn from God? How excited are we to discover God's Word and God's Word in our life, mga kapatid? Andyan pa ba yung fire to discover the truth na nakalagay po sa Scripture, mga kapatid? Kung meron pa, praise God. You are blessed because you have that passion
to entertain, to have the excitement to receive the Word of God in your life. Na hindi ka lang nagde-devotion para ikaw ay maging musician, na hindi ka lang nagde-devotion para makapasa ka sa discipleship, na hindi ka lang nagpo-post ng Facebook verse sa Facebook ng mga verses para magpatama ka sa iyong kahaway, but you are really delving into the Word of God because you want it, you desire it, you are excited for it. And I hope, mga kapatid, that we'll have the passion just like Lydia. Dito na kayo sa tahanan ko. At habang tayo kumakain, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Habang nagluluto ako, sige, through ano pa ako, Pablo, Silas, ng salita ng Diyos. She has the excitement to listen to the Word of God. Mga kapatid, sana wag pong malihis yung ating intensyon. Let us check our motive, let us check our heart. Are we still in tune with the Word of God? Or matamlay na ang pagtanggap natin sa mga salita ng Diyos? Lydia's life reveals a God who longs for a relationship with His people. God wants to connect with you. God wants to have a relationship with you. And as we can see in the life of Lydia, mga kapatid, it is divine intervention na nakarating sa kanya yung gospel. Hindi aksidente na niyaya ka ng katrabaho mo, kaibigan mo, kapamilya mo. All of those things is God's intervention, mga kapatid. And we can see that even the openness of Lydia to God's word is not through her own effort. Gaya na nabasa natin kanina, the Lord open her heart to listen to the teachings of the apostle. God saw her hunger. Nakita ng Diyos na siya ay gutom sa salita ng Diyos. And God met her in her deepest need. Her need for Jesus. Kapag nililingon tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito, nakikita kaya ng Diyos, natatanaw kaya ng Diyos na hinahangad natin na matutupa mula sa Kanya. God wants to let you know that He loves you, that He wants to save you, mga kapatid. That's why we have the Bible. Okay? Hindi natin sasabihin, malalaman mo lang naligtas ka pag nasa langit ka na. No, that's wrong. We have the Bible and it teaches us na habang nandito pa tayo sa lupa, pwede nating malaman if we are saved or not. If we are elected, okay, nandito po sa Biblia ang kasagutan. And if we will only delve into the Word of God, mga kapatid, malalaman po natin ang napakagandang kasagutan ng Diyos sa ating mga malalaking katanungan sa ating buhay. You know what? Most of the time, we're trying to do everything. We try religion, we try baptism, we try charity, donation, okay? We try baptism, prayer, sa iba, soul searching, meditation, trying to find the answer to our longing and hunger or emptiness. But you know what, mga kapatid, nasubukan na nating lahat except ang magtiwala kay Jesus. Now, let me remind you, stop relying on your own strength and start believing in God. God can see your hunger for Him and He can meet your deepest need. Just believe in our Lord Jesus Christ. Sa mga matatagal naman na po mga Christians, mga kapatid, sana yung maging araw-araw po natin na panalangin ay yun pong, Lord, huwag mo pong hahayaan na malimutan ko yung regalo mo na kaligtasan sa akin. Lord, wag mo pong hahayaan na mabuhay ako ng isang araw na hindi ko na-acknowledge yung pagpili mo sa akin. I hope, mga kapatid, na ang panalangin natin araw-araw is that i-refresh ng Lord yung kaligtasan, yung katotohanan na tayo ay Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo niya. We have offended God because of our sinfulness. But it is by His grace that even if we offended Him,
niligtas niya pa rin tayo. Kung hindi ito pagmamahal para sa iyo, kapatid, I don't know what it is. Sometimes we are so caught up with all the troubles in life, mga araw-araw na mga demands, and we fail to remember the grace of the Lord sa buhay natin. We try to do it all in our way, relying on our strength. And sometimes, mga kapatid, sobrang familiar sa atin yung awitin na Amazing Grace. Nawawalan na ito ng kahulugan sa ating buhay. Mga kapatid, huwag po sana tayong makalimot sa Panginoon. Huwag po sana nating makalimutan yung kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin. Let this message serve as a reminder for us na tayo ay Kanyang minahal, na tayo ay Kanyang pinili, na tayo ay Kanyang itinubos, na tayo ay Kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan. Pinatawad niya tayo kahit na hindi tayo karapat-dapat. Ibinuhos niya ang pagmamahal niya sa atin. Let that truth sink in. Let us all bow down our heads and let us pray. Father God, we thank you. Kayo po ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang ang gospel ay makarating sa amin. Kayo, Panginoon, ang gumawa ng paraan upang maunawaan namin ito. You've opened our heart, Lord God, to receive your word. And today, Lord, we remember once again the salvation that you have provided for us. Thank you, Lord, for the election, for your sovereign election. Regardless na hindi kami karapat-dapat, Lord, pinili mo kami. Napaka makasalanan namin, Panginoon. And sometimes hindi namin ina-acknowledge na kailangan ka namin sa buhay namin. But Lord, today, thank you. Dahil once again, Lord, ipinaunawa mo na kami po ay inyong niligtas, na hindi ito galing sa sarili naming gawa, sa sarili naming pasya, sa sarili naming kalakasan, kundi Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong desisyon sa aming buhay. Help us, Lord, to embrace this truth and give us, Lord God, the excitement to know more of your words, Lord God. And that in every day we'll walk in your will, Father God, sa buhay namin. Lord, bless this message and may it serve as a blessing to everyone who's listening today. Thank you, Lord God. This you pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Madaydayaw ti Apo Kabsat. Because of grace, we are saved. We are undeserving marahil marami tayong pagkukulang from the past. Hello? Hello, sound check. Hello, sound check. Hello. Amen. Let us
Last response, ti kakabsat ti nga ganito nga mensahe, dawatag ka, tumakdar tayo, amin. Yeah. Because of grace, we are saved. We are in deserving. Marahil may mga pagkukulang tayo from the past. But because of God's great love, because of God's great grace, nalinis lahat ng mga kasalanan natin. Si Jesus Cristo, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. And as believers, sana this great love ay may share din natin sa mga taong nasa paligid natin. Especially sa mga kaibigan or kamag-anak natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Let us share the gospel and let us share the grace that covered our sins. The grace that saved us. Dayawan tayo ti Apo kamsat. Hellman.
madaydayo iti ti apo kakabsat katatamat isagana tayo gorod kakabsat iti tithes and offering tayo para iti apo. And as we prepare our tithes and offering, gaya po ng title ng ating kanta for today, Jireh. It means the Lord provides, di ba? Amen. And as we learn and sing this new song, let us reflect po and let us be reminded that He loves us unconditionally. Yun pa lang, we have the security that the Lord, hana tayong abaybayan iti Apo. Because He is enough, more than enough, in all and always enough. Gaya nga sabi sa line ng kanta, I will be content in every circumstance because we know that our Lord is always enough. Amen. Let us give our tithes and offerings sa Panginoon at dayawan tayo iti Apo. An ocean, so I wouldn't try.
Let us pray. Yes, hallelujah, Father God. Maraming maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa bagong opportunity, Father God, na nakasama ka namin ngayon. Maging, Father God, sa narinig namin po na salita, no, ngayong araw, Lord, nawa, magamit po namin to sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. God, kastamat, Father God, i-bless you ni Ma'am Vandel, nga preacher may tata, Lord God. God, kastamat iti family na, Lord, whatever her heart's desire, may you give it, Father God. And yes, Lord, we know, Lord God, that you are her channel of your blessing, Father God. Lord, kastamat, Lord God, iti naited nga tithes and offering itata, Lord, magamit po nawa ito, Lord God, sa pagpapalawak ng iyong salita, Panginoon. Patuloy, Father God, na i-bless niyo po ang bawat isa, ang mga nakapagbigay at maging sa hindi nakapagbigay, Father God, kayo po ang siyang mag-bless sa kanila. Para nang sa ganon, Father God, sa susunod, makapagbigay na po sila. And yes, Lord, ito po ang aming sambat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, minsan pa yung kahabsat, agyaman kami. Kadagiti amin nga timabuno, iti dayto yung aramid. Madaydayaw iti apo kahabsat because naman pa almost na lockdown tayo iti 2 months. God is good. Gamen iso na iti mangtitidlatahan niya tayo iti tarigagay ken pigsa ngagsirbi ken kuana. And iti dayto yung bulan kahabsat at iti dagiti birthday celebrants tayo. Nga na i-celebrate tayo last week at iti cake fellowship. And then, iti tayo iti manan nga lawas kakabsat, padpadaanan tayo iti birthday ni Joshua, ni Anna, kani Jeanette. And sabay ko mga kakabsat, pagtultuloy tayong birukan iti pagayatan ni Apo, iti naldaw-aldaw panagbiag tayo. At dati prayer meeting tayo kakabsat every Thursday. Sabay ko mga, taumay kayo, tumabuno iti online prayer meeting. Itultuloy tayo ngay kararag kakabsat, dagiti masakit na nga, nagtutig saksakit tata. Kinapod nun na dadagiti san nga nakumay, takunada kabsat nga dadagiti rekrek na anda. So nga pinili da nga mapaniti ag-online. So nga kararag tayo kumang malpasan da ito nga pandemya at amunti kastagat may subli. Dadyay dati nga aramid tayo iti unagiti iglesia. Kaya't kumat nga i-announce ka kabsat nga tuloy-tuloy lata digiti discipleship program tayo. Iti from Monday to Friday, dadagiti na i-designar nga discipleship, kadagiti agtutubo. Nga, ikararag tayo matkahapsat nga adupay kumang agtutubo iti adang ang ma-disciple para damat iti sumaruno, mga agtukar, makaadal damat iti instrument, at the same time sumaruno tumat nga leader, iti da ito nga iglesia. Okay, so without so much kahapsat nga may nayon pa ay, kaya't ko nga yawis tumanan ito na sumaroon ng alawas iti andang service tayo iti face to face. Dapat ka titiket yung inayon kakabsat ng announcement. Awan matin. So next week wala naman po tayo, this week wala naman po tayong iba na activities except sa discipleship tsaka sa prayer meeting. And then rehearsal ng Saturday and then worship service na Sunday. Dawati man nga rin kakabsat na tumagda tayo amin para iti doxology. Diyos, amaming na ilangitan, Apo, agyaman kami kenka. Pudno na ay Apo Diyos, nga umdas kan itibiyag mi. Ado Apo, dagiti pinadas min nga wagas tap nitikasta ket masarakan mi iti panakapnek.
Ngayon itiday ito nga gundawa yung Apo na ipalagip kada kami. Nga saan may mabirukan, Lord God, kada kiti anyaman nga ba na itiday ito nga panakapnep. Taday ito yung Apo Diyos, kat masarakan ken kalahan. Agyaman kami yung Apo, tas si kahit inangarami niti wagas. Tapno da kam nga anak mo, kat mawatan mi Apo iti banghelyo, ken may pakaawat kada kamu Apo Diyos, iti aglaplapusanan nga ayat mo. Sabay ko mao Apo Diyos, itinaldaw aldaw, sila lagip kami o Apo, iti dayto yung nga parabor. Nga takkal man o Apo, dag iti nagbasulan mi, sipngat man iti naggapuan mi, at daw Apo Diyos, ngay naon na kami, katinikan na kami iti barong abiyag. Tulungan na kami o Apo, ngay tinaldaw aldaw, malagip mi dagitoy. Lord, dag iti kakabsat mi, ngag kasangay, ikararag mi kenka o Apo, nga siga kuma iti mga bendisyon kadakwada. Dag iti kakabsat mi o Apo, nga masakit, dawat mi o Apo Diyos, kapahimbagam ko maisuda. Nagiti kakabsat mi o Apo, nga adda, iti problema da, Apo, siga kumati adda, nga mangted, iti solusyon, kat magkata mo Apo, nagiti paglalasatan da, iti nga gundaway o Apo Diyos. Agyaman ako Apo, ken kagapu iti biyag, nagiti volunteers, Lord God, iti music team, agyaman ako Lord God, iti dedication da, iti passion da Lord, nagserbi ken kasapay ko maapo, tapatib kerem iti pamati da. Agyaman kami o Apo, iti testimonyo nga inted kada kami ni Manong Alan. Sabay ko ma Lord God, agserbi da ito yung abendisyon kadagiti amin nga nakangweg, Lord God. Iti da ito yung testimonyo. Agyaman ako Apo, Diyos ken ka. Gapu iti biyag, titunggal may sangada dito yung ating mabundo. Isublim ka di o Apo, iti adupa yung abendisyon kadakwada. Kinikadagiti familia, anay representar da. Umay manan Apo, iti da ito yung alawas. Lord, tulungan na kami kadi, kadagiti balubal ngayon kam sarangten. Sikaw, Apo, timangted pigsa, kan balay gi, o Apo, titumunggal may sakada kami. Agiyaman kami, Apo. Agiyaman kami, O Diyos. Sika, apagtataudan iti amin anayimbag, aba na kamapadpadasan mi. Agiyaman kami, O Apo. Kat sabay kuma, ada, kanayon kada tayo, iti ayat, iti ama. Iti parabor, iti anak. Kaniti liuliwa, ngayeg iti espiritu. Daytoy, may sa a Dios iti tallo a persona. So kuma iti kumadwa, mangiwanuhan, mangidalan kanya tayo. Iday to'y manen, umay, alawas. Day to'y apo ti kararag. Tinagan na po ming Jesus. Amen, and amen, and amen. Praise God! Thank you so much, kagsat. Ito yan nga gibos, iti service tayo, iti day to'y nga agsaba. Thank you po. God bless. See you next week. Salamat po sa mga online kapatiran natin. May the Lord bless you. See you on Thursday. See you on Sunday. God bless po.